Magandang gabi ho mga boss, mga kabunyog, mga kampink, no? Alam nyo, minsan parati kong pag naaalala ko si Ka Percy, napapanood ko yung mga ibang video niya. At gusto to, ito tong video na to, gusto kong bigyan ng reaction to eh. Pakinggan nyo po siya, ha? Mga boss. Grupong Guardians. Patulang pang organisasyon, inendorso si Lenny Kiko para po sa May 9 elections. Iba itong Guardian eh, ano yan, kung di ako nagkakamali, sumusuporta yan sa mga dating rebuilding sundalo. Tulad ng RAM. Pero ngayon po, nagpahayag ng suporta para kay Vice President Lenny Robredo. Patunayan mga kaibigan na hindi raw sila naniniwala na si Vice President Lenny Robredo ay merong pakikipag-usap sa komunista. Ang nakipag-usap sa komunista noong 2016, alam niyo na kung sino, di ba? At bago pa yun eh, talagang nagpopondo sa mga MPA. Sino ba yan? Di ba si Digong nyo? Ba't yan hindi nire-rentag? Si Robin Padilla, pinagmamalaki niya pa. Nakipag-usap daw siya kay Joma. Hindi raw si Trillanes ang nagpunta, kundi siya. Hindi ba? Si Isko Yukot. Si ako, Moreno. Hindi ba? Yung ba makipag-usap ka, komunista ka na? Ang masama yung si... ano na ho yan, medyo mahaba to eh. At ito ay merong 59,000 views. Grupong Guardian at iba pang organisasyon inendorso si Nabipi Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan, no? Bigay na po tayo ng komento dyan, reaksyon kay Ka Percy, no, mga boss. Wala pa yung pangaranto pares. Alam nyo, no, sa totoo lang, hindi mo talaga akalaing matatalo eh. Sasabihin naman yun, hindi ako makamove on, ha? Sa totoo lang tayo, parang ano na ngayon, ha? Parang kagaya si Marley ko, ngayon, noon, pa na yung banat niya kay BP Lenny, di ba? Fake BP, ngayon, iba naman na siya, Hindi siya ngayon makamove on din, dahil sa pagsisisi, dahil sa pagsisisi niya, bakit niya nag-BBM siya, 'di ba? Si Marley ko, at marami na hong nagsisisi rin, 'di ba, mga boss? Tayo hindi naman tayo nagbibigay lang hutan na reaksyon. Noon nga, 'di ba, mga boss? Mayroong lawyers for Lenny, doctors for Lenny, nurses for Lenny, mga students for Lenny, lahat ng maraming organisasyon bumigay ng suporta kay BP Lenny. Kaya kung tutuusin mo, talagang mananalo na eh. At the same time, nag-perform yung si BP. Wala namang maliit ang budget niya. Hindi pa siya inaano ni Digong. Wala siyang hinihingi kay Digong na dagdagan yung budget ko. Wala. Kung magkano lang bigay ni Digong, sige, tanggap lang si BP, di ba? Alam nyo kung paano natalo si BP? Ito naman tayo. Kung sa rekomendasyon lang, panalo na talaga eh. Pagdating pa sa mga rallies ni BP Lenny, talagang nakita mo, talagang voluntarism, kitang-kita mo. Maski nga si to Franklin Drilon ni sa tagal na raw niyang politiko, ngayon lang siya nakakita ng ganong klaseng voluntarismo o ganong mga klaseng rally. Si Drilon na nagsabi niyan, di ba? Talagang nagulat talaga. Lahat eh. Entertainment industry, kita mo na yung mga nag-endorso kay BP Lenny. Pati si yung Miss Universe ba yun? Si Catriona Gray, ang galing. Ogie Alcacid, isa kabila, no? Wala, si Pangalangin nandun eh. Tapos si, yung manap ka ng pangit, yung mga
Wala na sa ano. Oh, yun lang yun. Oh. Alam nyo kasi, mabigat ang nag-endorso doon sa kabila eh. Oh. Yun ang hindi nakakuha endorsement ni VP Lenny. Oh. Comelec. hindi siya na-endorse ng Comelec. Eh, kabila, in-endorse eh. Sokdo lang. Maski na ano sabihin niyo, hindi pwede makatakbo yan. May kaso, maski na si Commissioner Roy Nagwanson, DQ yan. Wala. Basta in-endorse ko ng Comelec. Patok ka. Oo. Kumbaga sa karera ng kabayo eh. Laglag lang ang ano, laglag lang ng hinete ang talo mo. Oo. Hanggang may hinete, mananalo ka. Ah. Maski na anong klaseng hinete pa ang sumakay diyan sa kabayo na 'yan. Basta Comelec ang finish line. Oh, di ba? Tignan ninyo 'yung nangyari kay Digamo, kay Governor Digamo. Oh. Mga boss, ha? Ah. Comelec na naman 'yan. May kasalanan diyan. Oh. Bakit? Di ba pinatakbo? Nagpatakbo ng isang Roel Digamo na depresya, U sa KO. Ha? Nagprotesta na yung gobernador. Bakit yan? Makakagulo sa boto ko yan. Oh. Wala. Nagtengang kawali yung Comelec. Tuloy. Oh. Eh, hindi nga yun. Asa na nga pala yun, mga boss? Yung panggap na Roel Digamo, asan na yun? Dapat yun, na-aresto na yun eh. Nasaan na yun? Oh, sabi nga ni Mayora, ni hindi man lang nangampanya yan. Basta nag-file lang ng kandidas yan, hindi naman yan Roel Digamo ang pangalan niyan. Iba. Oh, pero pinayagan na Comelec. Ha? At nung nanalo si Tevez, taas agad na Comelec, panalo si Tevez, gobernador. Oh, tapos na. Nagpetition ngayon si itong natalong gobernador. Oh. Palagi ko lang ha. Nagkulang tong Tevez eh. Oo, baka nagkulang to eh. Oo. Kasi pinayagan na tumakbo eh. Ang bilis nga, naimpreta na nga yung pangalan sa balota eh. Oo. Kadali lang naman ikansila yun kung talagang hindi inimbandahan ng Comelec yung Tevez. Oo. Kitang-kita mo na, garapal na yun eh. Parehong-pareho ng pangalan, apelyido. Nagka-diferensya lang sa O, saka sa U. O, talaga confusing sa butante. At the same time, eh hindi talaga, hindi pa yata naging barangay kagawad yung pinatakbong Roel Digamo eh, na peke eh. O, di ba? Pero, nung nagprotesta yung natalong gobernador, inimbandahan naman ngayon ng Comelec. Oh, inimbandahan naman ngayon ako, Comelec. Talo kay ka, sabi kay Tevez, eto panalo. Oh. Ha? Ganun na nangyari ron eh. Oh. Kaya pagka ikaw eh, malakas ka sa Comelec, eh, go down and collect. It's in the back. Ha? Parang karera ng kabayo. Oo, ganun oh. Pero pag wala kang endorsement na Comelec, maski na lahat na in-endorso ka na lahat ng tao, talo ka pa rin. Kaya nangyari kay VP Lenny tsaka kay Kiko. Oh. E mantakin mo, ultimo yung Noel Duterte na pinsang buo, pamangkin buo ni Digong, napanood ko na naman kanina, interview ni Christian Isguera. Oo. 25 years po yung ano na yun, naki VP Lenny, naki Kiko. 25 years na ninirahan sa Davao hanggang siya makapagtapos ng medisina. Of all people, 5 blocks away ang layo ng bahay namin dyan, sabi ni Noel. Oo. He kills people. Pumapatay yan. Tinanong ni kanina, pinanood ko naman eh. Sabi ni Christian, sino yung boboto mo sa vice? Kikiko ako, sabi niya. Oh, hindi mo naman pwede sabihin si Raul yung Noel Duterte. Bakit? Psychiatrist siya eh. Doktora siya eh. Psychiatrist siya.
Di ba, psychiatrist, may kailangan, may diferensya ka sa utak, o, di ba? Mga boss, malamya ako ha, di ba? Natutuwa lang kasi ako, talagang may ininda ako. Yan pa rin, hindi pa rin masyado magaling eh. Pero parati kong nilalanggas eh, lang nilalanggas. Nag-i-inhale ako ng ano. At, mga boss ha, 3 days na akong hindi nag-i-smoke. O, dahil nga dito eh. Pero sana, sana matuloy na, no? Na hindi na ako mag, ano niyang, lintik na sigarilyo na yan, visit. Pero yun, matakaw ako sa pagkain, ganyan. Ay, happy birthday ulit, Brother Rael Asistio. Ay, mga boss. Di ba? Yun ang wala. Ka-Percy. Hindi siya in-endorse ng Comelec eh. Oh. Kung bakit ba naman kasi? Oo. Kaya ito, paulit-ulit ko sinasabi. Yung mga maharliko na yan at kung sino-sino mga vlogger ni BBM na yan, huwag kayong umasa dahil wala naman kayong naitulong. Wala kayong naitulong. Maski anong pinagsasabi ninyo ng mga panahon na yun, hindi kayo ang nagpanalo kay BBM, Comelec. Oh, dating tapos na nga eh. Oh, nung lumabas yung digong, gusto ko makakita ng malinis na eleksyon bago ako bumaba. Subukan ninyo mandaya. Patay na ako, tapos na. Kasi ito nga ang digong. Malakas, magaling talaga siya sa saywar. Oo, lusot siya sa tanga eh. Oh, yung mga tanga, lusot yung sinasabi niya eh. Oo. Eh, hindi naman lahat ng Pilipino tanga, daming matino. Oo. Mantakin mo yung ano. Sino mandadaya? Pus, nasa kanila lahat. Logistic, nasa kanila. Comelec, sa kanila. Lahat sa kanila. Tapos, ayaw ko makakita ng dayaan. Kengkoy talaga eh, no? Mga boss, no? Ngayon ako. Pilipinas. Gaya na sinasabi. Tao. Ang kailangan gumalaw. Gaya na sinasabi ni Kerner Ordonio. Nung TN Trio, oo. Bukong-buko naman na eh, di ba? Oh, I know what you did last summer, ha? Oh. Ang ganda nung topic ni ano kanina, ni Attorney Enzo. Oh, tungkol doon sa EDCA site, tsaka yung sinasabi nito si His Excellency na hindi raw magagamit sa paggera ng ano. Posible, ha, sabi ni ano. Sabi ni Attorney Enzo, ha. Mag-collab na ho tayo. Ang dami po nito. yung tanong ko na, anong uring nilalang ba itong si Digong at iba pa? Ang dami hong nag-comment eh. Totoo. Oh. Yung mga iba hindi ko kilala. Mga bagong nag-comment po sila. O, siguro alam nila dahil binabasa ko. No? Eh, salamat sa panonood nyo. No? Eto, Noel Balmes. Welcome to the club. Sabi niya, insekto po si Digong. Yun pala. At nag-i-insekto. Louis Calao. Sumagot si Louis Calao. Masahol pa yan sa insekto. Kalahat ni Baya, shout out ah. Erwin Valera, shout out. Sabi niya. Hindi ka na presidente, Digong nyo, Duterte. Kaya manahimik ka na. Enzy Carrion, shout out, sabi niya. Huwag ka nang makialam sa gobyerno. Wala ka na sa pwesto, buisit. Mainit ang ulo itong mga to. Enzy Carrion ulit. BBM, magpaka-presidente ka naman. Huwag kang magpakita ng wala ka sa pwesto. Magpaka-presidente ka naman. Huwag kang magpadikta. Sa wala sa pwesto, tama. Ewan ko ba dyan? Kung anong uring ano rin yan, si Excellency na yan, oo. Ha? Ray Adelante, shout out. Sabi niya, believe ako sa'yo. Ang tapang mo. Nasa tama ka eh. Lang naman, yun nga nasa mali, matapang eh. Kupang nasa tama, di ba, friend? Ray Adelante. Totoo lang naman sinasabi natin, di ba? Oo. Ibig mo sabihin, pag nagsasabi ka ng katotohanan, matapang ka na, di ba?
Mas matapang yung nagsasabi ng kasinungalingan, ha? Oh, ito naman, si Linda Atilio. Oh, welcome to the club. Sabi niya, ayaw ni Digong sa droga, pero kaibigan niya ang China. Chinese ang nagpapasok dito ng drugs. Oh, alam mo naman si Duterte. Abaliktaran nga sinasabi niya, sabi nga ni Kapersi, di ba? Erin Barela ulit, oh. Ewan ko sa mga Pilipino ngayon, marami pa rin nauuto. Si Digong nyo, Duterte. Yun nga, ya. Napaka-simple, ya, di ba? Yung iba, gustong-gustong humimod sa tumbong ni Digong. Yung pamangkin niya mismo, oh, ayaw sa kanya. Oh, gaano ka... Oh. Yan na lang si ano, mga boss, pag nakikita ko si Harry Roque. Hindi ko akalain yan, totoo. Ang galing niyan eh, human rights advocate yan, oo. Ang talinong tao niyan. Eh ngayon, pag tinitignan ko, parang may sapak eh. Ha? Biglang baliktad eh. Ang talinong tao niyan, bilib ako diyan nung kontra-kontra kay Marcos yan at kay Duterte. Oo. Mga boss. Biglang ganun agad, ano? Ganun ba kahina ang naturalesa nito si Harry Roque? No. Naiintindihan ko yung mga taong nagugutom o yung mga walang hanap buhay. Ito human rights advocate ito eh. Matalinong tao to. Oo, UP yata to. UP, oo. Oo. Puta, biglang nagkaganyan, no? Wala to. Mahina rin ang pananampalataya nito. Natatandaan ninyo, ha? O, Harry Roque, baka narinig mo to. Baka sakaling mabago isip mo. Nung Panginoong Jesus, nung inaano siya ng demonyo, ha? Sambahin mo ako, sabi ng demonyo sa kanya. At lahat ng nakikita mo, magiging iyo. Lumayas ka rito, sabi ni Panginoong Jesus. Oo. Hindi napasok ni Satanas ang kanyang pagkatao. Diba? Sabagay, hindi naman ordinaryong tao si Panginoong Jesus. Oh, diba? Eh, itong si ano eh. Sabagay, hindi naman ordinaryong tao itong mga to eh. Sila Harry Roque eh. Kasi nakapag-aral mga to eh. Tsaka dating human rights advocate nga, oo. At hindi naman nagugutom para biglang ganyan ang mangyari sa kanila. O, alipin sila. O, tagapagtanggol sila ng mali. O, di ba? Yun yan eh. Hindi mo, ano, grabe. O. Mga boss. Tuloy natin. Angelito Bisen, sabi niya. Welcome to the club, Angelito. Feeling niya, siya pa presidente. Ha, totoo. Ha, Fidel Maris, Fidel Marpil, shout out, ah. Sana mamatay na yan si Digong. Akala mo mahal mo Pilipinas, eh anong nangyari? Pinamigay mo ang pera ng chong ng taong bayan sa China. Magising naman kayo Pilipinas. Anong klase itong si Digong nyo? Sabi ni Fidel Marpil. Rosalinda Marixi, demonyo. Demonyo po, Karox. Good evening po, sabi ni Rosalinda Manixi. Simple naman yung sagot mo, ha. Sumagot naman si Ana Lialneras. Super correct. He is a devil, ha. Madam Brunhilda naman, oh. Shout out, ha, Madam Brunhilda. Yes, he is a devil on earth. Maski si Lucifer, tinatanggihan yan kunin. Kaya yan, hanggang ngayon, buhay pa. Hirap ako to, wow. Ngilagnat ako ko, yes. Rolando Cruz, shout out, ah, sabi niya. Kaya po walang nagrereklamo kasi lahat ng taong gobyerno ay inupo ni Digong nyo. Pwera lang si Ontiveros at wag na ninyong pagkaabalahan si Digong nyo. Puro dadalang yan. Totoo yan. Oo.
Friend Sherwin Sapeda, shout out ah. Naku, naku, naku. Ayan na naman tayo, Sir Rox. Wag nga kami ha. Sobrang kuda, sobrang magaling. Paki-explain nga ha. Anong naging magandang nangyari sa Pilipinas? Magmula ng naupo hanggang makalayas, then extended pa. Ay, Diyos ko po, Lord. ano pa nga ba ang mahihiling ng Pilipinas? Nasa atin na pong lahat, Sir Rox. Inutil, bugok, tanga, utu-uto, pwe. Napawisan ako sa'yo, Prince Irving, kay, hihirit pa talaga, tapang-tapang. Pero ang tunay na laban, ayun, super urong, mga lawlaw na lubot at betlog. Kung talagang matatapang, makikisig, harapin ang mga kaso, umahabol sa inyo. Pwe, mga hinduropot, chupi. Good night, Sir Rox. Hope you get well very soon po. God bless. And a happy birthday po sa kapatid natin sa Rocky Warriors na se-celebrate ng birthday today. God bless po sa ating lahat. Be safe, Sir Rox. Iingat din kayo dyan, Prince Erwin, ha? Oy, shout out, mga Sir Epedas Angel, oo. Shout out, Ines Ines, Luz B, Esther, Zenny, Alice, shout out sa inyo, ha? Mga angels ni Prince Erwin yan, ang babaito niyan, eh, oo. Aya Sulaiman, shout out, ha? Anak, ha? Na, si Aya naman, oh, nandun sa Kuala Lumpur, oh, Malaysia. Anak-anak ko din yun, mabait din yun. Sino to? Adelaida Espiritu, oh, welcome to the club. Sabi niya, ang dami kasing buwang ng mga Pilipino naniniwala sa mga naniniwala kay Hayop na Duterte. Si Prince Erwin ulit to. Sana si Rox, gumaling ka na sa pain mo ngayon. May God heal you and touch you, Sir Rox. Praying for your good health, Sir Rox. God bless po. Salamat, Pre Sherbin. Kasi nga, hindi ko kasi, nasa loob ng ilong kasi, Pre, eh. Hindi ko mapisak. Oo, kaya maasa ako sa antibiotic. Oh. Siguro, mga 1 week, sabi ng ano. Kung nasa labas lang to, magaling na to, eh. Kasi aago ako, sinadahin mo lang, eh. O, tapos, inom ka ng antibiotic, siguro 2 days, tanggal na, eh. Ito, hindi ko mapisak. Kasi nga, dun sa, sabi, yung ganyan daw, wag ko raw galawin, sabi ng doktor, eh. Parang triangle na ganyan, eh. Ganyan, eh. Oh. Delikado daw. Kaya, tsatsagaan ko siyang ganito. Langgas-langgasin. Oo. Renato Misina, shout out. Ha? Demonyong gunggong. Yan si digunggong. Ang daming problemang idinulot sa Pilipinas niyang pesting yan. Nagsimulang nagmahal ang mga bilihin, grabing nakakain sa kaba ng bayan, grabing korupsyon, and the worst is naging 13 trillion ang utang ng Pilipinas. Yun na nga eh. Pero alam mo ha, ikaw ha, Renato Misina ka ha, baka hindi mo alam, number 1 sa survey yan na mananalong senador sa 2025. Takin survey yan. Kindawa, Japan. Ba? Itong mga survey na to, isa pa to eh. Mga kampon din to eh. Kampon. Ha? Oscar De Los Santos, shout out. Ha? Rox, kasi baka bawiin ni Xi Jinping ang $1 billion kay Digong sa bentahan ng Spratly sa West Philippine Sea. Partihan ang mga mafia syndicate ni Digong at traidor na mga AFP, Senate at Congress. Hindi ko alam yan, Oscar De Los Santos, ha? Ang ina, $1 billion. Pucha, ayok. Grabe. Ano na yun? Eh, pero makikita mo naman si Digong, eh. Nakasinelas lang siya sa Davao. Simpleng-simple ka, si Tatay Digong. Sabi naman ng mga tanga. Kayang-kaya silang gaguhin ito si ano, eh. Si Duterte, totoo. Ha? Naglalakad lang siya, oh. Sakit ang ulo. Ayun, kumakain sa karinderya. Nagkakamay siya, oh. Puto, ano ba yan? Pilipino. Kaya wala, eh. Oh. Ayun, oh. Kasama niya si, ano, Kibuloy, oh. Makikita mo sa, ano,
Dito sa mga TikTok-TikTok na to, oo, yun, oo. Yung mga short film, makita mo, hindi ko na pinapanood eh. Oo. Ah, meron na mga ano, pero na, ang bait talaga ni BP Sara, o oh, simpleng-simple, o oh. Sama si Harry Roque naman, nakasombrero sa karsada naman daw. Hindi ko, ah, hindi ko na ano, ilalagpas ako lang. Fernando Rebong, shout out ah. Karox, demonyo niya si Dutay. Yan si Carion ulit oh. Masamang uring nila lang, sabi niya. Rodolfo de la Cruz, shout out. Sa lahat ng naging presidente ng Pilipinas, itong si Digong nyo, ang pinakawalang hiyang tao. Ang ayon ako sa iyo dyan. Oscar de los Santos, oh, Duterte, toxic, Bisaya, China man, dapat palayasin sa Pilipinas. Li Chang, shout out, Li Chang. Digong nyo is a serpent with 13 heads, while BBM is a wiser orangutan, but share on one benefits and one interest, which is power and money. The Hope, shout out, The Hope. Orlando Resco, shout out. Inutil, baw. Kasimple ng comment ni ano, gigaling niya talaga. Simpleng-simpleng comment yun, oh. Oscar de los Santos ulit, oh. Fake war on drugs, fake NTF, LCAC, fake president, just plain business to ransack the wealth and money of the Filipinos. Tumpak. Ha? Elizabeth Iscare, oh. Good evening, Sir Rox. Naku, yung si Digong, umiepal lang yan. Kasi kitang-kita naman na may takot din siya sa ICC. Halata naman lahat ginagawa niya para di pumasok ang imbestigahan dyan sa war on drugs. Kuno na tinatag niya. Ha? Oo. At alam niya na tatamaan siya dito. Isa pa, yung EDCA na yan, napabor din yan sa atin para kung sakali di tayo basta-basta magagalaw ng ibang gustong sakupin tayo, lalo ng China. Pero kay Digong, yan, grabe halos ipamigay tayo dyan sa China. Akala mo pag-aari niya. Totoo yan, Elizabeth Iscari. Elizabeth Iscari na naman. Sir Rox, pareho tayo ng umpisang plan. Sir Rox, pareho tayo na nung umpisa pa lang, ayoko na dyan kay Duterte. Na yan. O, yun nga eh. Sa estilo pa lang, pananalita, bastos na. Akala mo kung sinong matino. Totoo, ikin nga eh. Ang pinagsasabi niya sa atin, 6 months lang daw mauubos ang drug sa ating bansa. Yung pala, pinagpapatay niya lang yung mga small time at yung mga kontra sa kanya. Natupad niya ba? Mas lumala pa nga yung droga dito sa ating bansa. At dahil ito ay recycle na ginagawa ng mga inaukulan, natuklasan ito ngayon na noon pa naman gagawain ng mga nanghuhuli ng at nakukumpiska nilang mga droga na sistema nila, kumpiska tapos benta, at di ito nabuwag ni Duterte, mas lalong lumakas ang loob ng mga yan nang dahil si Digong na yan, kasi nga mas minahal niya ang mga yan kesa sa mga mamamayan. Totoo yan, Elizabeth Iscari. Rodolfo de la Cruz ulit, oh. Ha? Anong uring nila lang ba itong si Digong, Sir Rox? Eh, demonyo yan eh. At mamamatay tao pa, sabi ni Rodolfo. Elizabeth Iscari ulit, oh. Happy Easter po sa inyong lahat. Andres Baltasar, shout out, ah, sabi niya. Di dapat paniwalaan si Digong, Rox. Maka-incheck yan, di maka-Pilipino. Totoo. Laura Angeles, shout out, ah. Anong uring nila lang? Hindi hayop, hindi tao, kampo ng demonyo. Divine Grace, shout out, ah. Good evening, Sir Rox. Salamat, Sir Rox. Wala din palang kaibahan sa drug war ni Digonyo, Sir Rox. Walang due process. Totoo, yung sabong, oo. Divine Grace ulit. Buisit, mga oligarko. Na yan, kakarmahin din mga yan. Kawawa yung mga pamilya ng mga nawala. Blanco sila. Totoo.
mabigat noon, pinipresyo na nga sila, 1 million, huwag na kayo maingay, ha? Matras na kayo. Evelio Nazareno, shout out ha. Makapal talaga ang mukha nitong si Tutae. Pero kung tignan mo talaga, no? I love my country. Ah, Lord. Ay, nagpakulay akong buhok yun. Christian Cheng, shout out. A pleasant evening po sa Rox sa mga viewers ng inyong broadcast. Don Juan, shout out. Demonyo na nagkatawang tao at lumapag sa lupa upang maghasik ng lagim. Kaya daming naging biktima at namatay. Oo, oh, yung ba siya? Ang ayon ako sa iyo dyan. Christian Cheng ulit oh. Abnormal talaga yan si Rox. Si Duterte Praning. Sasabihin niyang di kaaway ang China pero kahimuran niya ng behind ang China. Siya lang si Rox. Si Dugong lang naman ang friend ng China. At si Gloriata Macapal Lambada papala si Bognit. Kasi nga sila lang naman ang nanginginabang sa China na yan. Totoo yan. Daming comment ni ano, Elizabeth. Oh. Elizabeth ulit. Oh. Dagdag comment ko po. Pareho tayo, Katoliko. Bihira din akong magsimba. Basta ang alam ko, direkta din akong nagdarasal sa kanya. At di niya naman ako pinababayan. Totoo, Elizabeth. Importante sa tao, alam niya ang masama at mabuti. Tama! At kaya mong magmahal ng iyong kapwa ng totoo, lalo na sa ibang nangangailangan. At una sa lahat, ang turuan mo ng mabuting asal ng iyong pamilya at kapwa. Totoo yan, friend. Oh, yun lang, tapos na eh. Ha? Ewan ko ba? Christian Cheng ulit oh. Christian Cheng oh. Kasi nga po si Rox, may ambisyon pa rin yung dugong kaya sige pa rin ng expose at pa-interview kay Kay Budoy. Totoo. Yan. Ang tatanga naman ng tao. Presidente ka, interview ka ni Kay Budoy. Ay, Kay Bulog, oo. Diyos ko. Alam niyo yung naniniwala dyan sa mga yan? Eh, talagang wala na kayong pag-asa. Niniwala kayo kay Bulog, eh most wanted ng FBI yan. Ang kaso niyan, rape, human trafficking, kung ano-anong kaso niyan na malupit. O, sarili niyang mga ano, at hindi naman tayo lang nagsasabi niyan. Mismong sarili niyang membro, yung Arlene Stone ba yun? Oo. O, nasa na ba yun? Baka na naman na nahimik na yun ha. Dati, nakikita ko yun eh. O, nag-subscribe ako, wala na ako makita eh. Oo. Ha? Hanapin ko nga ulit yun. Sana punta yung babae na yun. O, talagang matindi yun. O, mga night duty. Yung mga nag-expose ng mga night duty nito si Kay Bulog. O. Awawa Pilipinas. Elizabeth Iscari ulit. Pagaling ho kayo sa Rox. Tama din ho yung tigilan ninyo na si Guerrillo. O nga eh. Tatatlong araw na ako, Elizabeth. Christian Cheng ulit. O. Ang fake ng TV station ni Kay Budoy lang naman ang nagtsatsagang mag-interview kay Kill. Eh, palibhasa, bayad. Totoo. Anong bayad? Baka alam mo ah, hulo ako lang ah, baka yung ito mamamine, sa kanya, di ko pa yan eh. Baka itong si Kay Bulog na to, front lang to eh. Oo. Oo. Ha? Edward Edward Onyo. Welcome to the lab. Digong nyo, hayop, sabi niya. Christian Cheng ulit oh. Sir Rox, ang administrasyon ni Marcos, now extension lang ng administrasyon ni Duterte Praning. Kaya di niya, kaya nga di makapalag kay Dugong eh. Totoo ba yan ha? Christian Cheng ulit oh. Sige po, Sir Rox, interesting yung pagkanta ni Maharlika. Oo. Oh, yun nga sana kukontent ko ngayon eh. Oo eh. Kaya lang eh, marami kasi itong comment nyo, maganda. Ha? Ingat po kayo, Sir Rock. Salamat, Christian Cheng.
Christian Chen ulit. Yes po, napanood ko po yung discussion ni Atty. Enzo. Oh, Bong Tupa, shout out ah. Mga China, si Digong, hindi mga Pinoy. Doon ka na lang tumira sa China, sa BFF, pag nag-imbestiga na ang ICC. Ha? Ano to? Rosella Ditanoy. Sharap Digong, sabi niya. Antonio De Vera. Welcome to the club. Gago itong matandang Digong na yan. Gusto niya sakupin tayo ng China. Totoo. Yan nga gusto niya eh. Nicolas Hilario, shout out ah. Isa lang uri niyan, jablo yan, na nakatawang tao. Kasi ang taong nilalang may puso at isip na makatao. Totoo yan, Nicolas Hilario. Ang galing mo ha. Jeff Ramos na, shout out ah. Lin Padapadas Joe, shout out. I tell you, what kind of person Duterte is, he is some kind of animal. Din Padapadas Jones ulit. Duterte is a serpent with oversized horn. Patay tayo dyan. Ferdinand San Juan, shout out. Ha. Good evening po, Karox. Wala na po akong masasabi tungkol dyan kay Digong. Tanging dasal na lang ang ating magagawa patungo sa magandang buhay natin dito sa Pinas. Totoo yan. RPB 8067, shout out. Buisit kang matanda ka. Wala nga tayong kaaway pero pinabayaan mong basubasin ng China ang West Archipelago at Pilipinas. Puro ka pagtatanggol sa ulul na kaibigan mong China. Eh doon ka tumira, maglubalob ka sa puwit ni Xi Jinping. Galit si RPB. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox, sabi niya. Wala na yan si Digong nyo. Nilalang ng impyerno yan. Raul Villanada ulit o. Oh. Ala naman very... Huh? Ano to? Alaman naman very vocal si Digong sa pagiging make maka-inchik. Oh. Lorna Capistrano, shout out. Gandang gabi po si Rox. Si Digong, ang pinaka-plastic na tao, yung mga proyekto ni Pinoy bago lumisan ay mga ayos na kaso. Ay ayos na kaso, inangkin naman ni Digong na proyekto niya. Nagmaganda lang ng pangalan pero hindi naman sa kanya. Totoo yan, Lorena. Ha? Tsaka yun nga sabi ko, si Pinoy, nung natapos na yung kanyang termino, bumaba na siya. Hindi na siya nagpapa-interview kung saan-saan. Nanahimik na siya, di ba? Bukod tanga ito si Dugong. Eh. Oh, si Dugong. Si Digong. At ang mabigat ang kanyang taga-interview niya. Yung kanyang spiritual advisor. Anak ng weteng, oo. Oh. Minumura mo, pare. Pero yung si Rapist, eh, spiritual advisor mo. Tapos yung mga tao naniniwala dito sa dalawang to. Anong klaseng kabaliwan naman yan, mga boss? Ha? May sweldo kaya ito nung panahon ni Duterte sa Malacanang? Kasi spiritual advisor eh. Si Michael Young naman, na sinasabi nga ni Colonel Acierto na miyembro ng Triad, eh kanyang economic advisor. Sa totoo lang, mga boss, tao ang makakasalba dito sa bansang Pilipinas. Wala. Yung mga politiko, wala ho yan. Wala ho yan. Ayaw nga papasukin yung ICC dito eh. Ganun lang kasimple yung pag-iisip eh. O, kung may malasakit yung mga politiko na yan sa Pilipinas, papapasukin ng ICC. O, kasi nga pagtatanggol naman, di ba prosecutor yan si Digong? O, di ba kaya niya sagutin yung kaso niya doon? O, nung kaya natatakot niya doon. Diba matalino siya, bugado siya eh. O, prosecutor siya. O, di sasagot lang naman siya sa mga akusasyon sa kanya eh. Hindi pa naman siya guilty. O, diba? Pero hindi. Kailangan huwag mahipo si Digong.
sabi ni His Excellency, ni Justice Rimulya. Anong inaano nyo? Wala na. Wala na kayong aasahan. Tayo pala, wala na. Eleksyon? Tatakbo si BP Lenny? Palagay ko hindi niya gagawin. Ako sa akin, ha? Baka hindi niya gagawin. Hanggang yung COMELEC na yan, eh kanila, wala akong chance sa opposition dyan. Wala ako. Milagro kung lulusot kayo. Yun lang yun. Pero kung gagalawang tao, yun po ang pinakamaganda mangyari. Raul Villanada, sabi niya, may hawak sa kanila, hidigong nyo. Ika nga, I know what you did last summer, sabi niya. Raul Villanada ulit o. Nung nakaupo pa si Digong nyo, may mga tao na nakatanim sa paligid nila at mga nag-uulat ang mga yun, medyo kontra ang naispatan nila riding in tandem ang dadali sa tao. Totoo yan. Maski ngayon eh, pinapakinggan ko yung mga mainstream media, walang kalaman-laman. Walang kalaman-laman. Oo, walang kalaman-laman. Totoo. Hindi kagaya ng una, magaganda, mga bumibira, mga mainstream media. Ngayon, wala. Social media na lang ang merong konti. Kagaya namin na ganito nila, broadcaster, nila Attorney Enzo, yan. Oo, Attorney Toto Causing, oo. Mob. Pero meron pa rin yung mga kampo ni Taneng na wala rin ginawa kung hindi magkalat ng kasukasukang mga balita dito sa social media. Pupurihin nila eh, maski na alam nilang mali, pupurihin nila. Ganon din yung mga ibang abugago, oo, na handang tumindig para ipaglaban ang mga demonyo. Di ba? Pinanood ko yung ano, mga boss. Mapakwento na ako. Sige na, dito tayo. Yung buhay ni Pablo Escobar, yung ano, yung idol ni Tevez. Patay pala eh, patay. Pero malakas magbayad, ha. Naglalagay sa presinto, lahat, nakakatakas siya, ganyan-ganyan. Kaya-kaya niya, maya, sobra daming pera. Yung idol ni Tevez. Alam mo, pagkakamali lang ni Pablo Escobar. Naglalagay lang siya sa mga politiko eh. Hindi siya nagpolitiko. Kung nangarap si Pablo Escobar na maging presidente siya doon sa bansa niya, di sana buhay pa siya. Sarap kasi, pag yung politiko ka, tapos presidente ka, babayaran mo yung mga magsisilbi sa'yo, tataas mo yung sweldo ng mga pulis, hindi naman sa'yo nang gagaling na bulsa, ang gagaling sa kaban ng bayan, di ba? Lahat ng iutos mo dyan, patay ng patay yan, di ba? Tapos may bayad pa, kada ulo na nangapapatay mo, di ba? Yun ang nagkamali si Pablo Escobar. Kaya dinakip siya. Dinakip siya ng kapulisan. Tignan mo pagka nasa pwesto ka. Lalo pag presidente ka, hindi ka kayang dakipin. Di ba? Tapos hawak. Presidente ka nga di ba? Tapos hawak mo yung mga justice, mga ano, di ba? Tibay ka talaga. Kung yun ang ginawa ni Pablo Escobar, baka hanggang ngayon buhay pa yung drug syndicate niya. Kawawa Pilipinas, magos. Raul Villanada ulit o. Kumbaga sa gobyerno ni Digong nyo, ay maraming makapili. Bayong na lang ang kulang. Totoo. Normando Reyes, shout out. Welcome to the club. Gago ka lang. Gago ka na lang talaga para maniwala ka kay Digong.
Totoo yun. Ang daming gago eh. Ito, si Raul Villanada ulit ito. SMMI, boses ng impyerno para sa mga taga. Impyerno. Totoo yan. Ah. Ronaldo Mute. Shout out. Ang takay mo yung ABS-CBN. Napahinto. Pero yung SMMI. Truth doesn't matter. Tuloy-tuloy yan ha. Ay, doesn't. Does matter daw. Truth doesn't matter. Truth. Eh, yung pinuno nyo dyan, eh, baliw. Niniwala kayo dyan na kaya niyang pahintuin yung lindol. Lindol daro na lindol ngayon sa Davao, eh. Oh, siya appointed son. Anong pusa? Ewan ko. Matanda na ako, mga boss. Para... Eh, dito ako nalagay, eh. Si Lord, eh. Siguro magiging sandata ako. Yun nga, sabi ko nga sa'yo. Dahil yun nga yung kapatid na asawa ko, kurap. Malapit na ako. Sige. Kwekweto ko sa inyo kung ano nangyari. Ha? Sa 18 na ako yun, sa 18. Oh. Si Ronaldo Mute ulit. Oh. Si Digong ay halimaw, hayop, mamamatay tao, magnanakaw. Kayang ibenta ang bansang Pilipinas. Hindi tao yan, demonyo yan. Galit si Ronaldo Mute. Normando Reyes, shout out. Sabi niya, easy ka lang, Karox. Ang sabi, ang pumatol sa bugok, e bugok din. Este bugok ang kukote ni Digong. Dahil sa fentanyl, bugok lang naniniwala sa uklubang Digong. Sa bagay, 50% yata sa mga Pinoy, bugok ang mga kukote. Hula ko lang yun. Mali ang hula mo, Normando Reyes. Ay, de. Tama, hula mo. Oo, tama. Pero 50% mali yan. Pero para sa akin, ba siguro, kaya lang ano eh, kaya lang sabi mo yan dahil nangyari sa ano eh, sa eleksyon na to eh. Hindi. Kung talagang hindi inendorso ng COMELEC itong mga sila Hex Excellency sa ata si Sara. Eh wala namang ginawa yan eh, ano ba? Para iboto, para ito boto na 32 million yan. Napakahirap ipaliwanag sa nanggaling. Paano nagkaroon ng 20 million na boto sa within an hour? Ah. Kaya tao, sabi ni La Kernel Donyo. Hindi namin kaya 'to, tao. Ayaw niyong gumalaw, wala kaming magagawa. Lisa Juyad, welcome to the club. Halimaw yan, sabi niya. Aida Dombrie, shout out. Good evening po. Hindi po natutulog ang Diyos. God will help the Filipino from the bad corrupt politician. Sana nga. Jimmy Bautista, shout out. Welcome to the club, Jimmy. Mga ulul, ang tagahanga ni Dutae. Tapos sundan pa ng bongnet, sama-sama na sila. Cassandra Daisy, shout out ah. Duterte, ang krus ni BBM habang buhay. Hanggang hindi mo isuko sa ICC, walang mag-iimbe sa atin kung di China. Lordelisa M, shout out. Siya lang naman ang kaibigan ng China ah. Kami hindi magpapaloko dahil tunay kaming mga Pilipino. Stay safe, Karox. Stay safe, Lord Elisa. Librado Ludovico, sabi niya. Eh, masamang damo, kumbaga, sa palay. Siya, yung damong baya kibok, tumutubo sa gitna ng palay. Kaya pag binunot, sasama yung buong palay. Nonsense ang mga sinasabi. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. Stay safe and healthy, sabi niya. Shout out, Jural Jelly, Rowan Jelly, ah. Dolor Garcia, my friend, shout out, ah. Amy Bingson, shout out. Cassandra Daisy, oh. Happy Easter, Mr. Rocks, to your family and all Rocky Warriors. Maganda rin ang explanation ng vlog ni Vlogcaster. Dawi tayo dahil sa geography ng Pilipinas para tayo sa sandwich kasi sa gitna tayo.
Pag may nuclear war, sasabog sa impapawid, yung hangin langhap natin. Kahit sa Taiwan, babagsak. Kaya sa US, Japan, Australia, European countries na lang tayo dahil may pangsangga sila sa nuclear na China. Pupulbusin nila yan. Kaya nga, may United Nations at NATO nakatutok na sa China ang defense ng mundo. Oo. Sana nga wag matuloy yan, Cassandra Daisy. Oo. Diyan kaya nga sabi ko, dasal. Pero talagang masyadong mainit na. Oo. Nakakatakot na talaga. Oo. Cassandra Daisy ulit. Oh. Takot si Duterte kasi baka biglang dukutin siya ng mga elite forces palabas na paglabas ng warrant of arrest. Kung si Bin Laden nakuha ng US, si Duterte pa. Kaya malapit nang masiraan ng utak 'yan. Librado Ludovico ulit to. Correct ka, Karoke. Isuko niya sa ICC si Duterte, Dorian Duterte. Tapos ang kwento. Kaso wala nga siyang bayag. Tama yung sinabi ni Kapersi. Baligtarin lahat. Baligtarin lahat ang sinasabi ni Duterte. Totoo yan. Luis Pardo, welcome to the club. Paano takot si BBM kay Digong? Kay Digong nyo, eto, number one, walang bayag. Mga salot sila sa bansa natin, idol. Welcome to the club. Ben Torres, welcome to the club. Baka naman pumuda nang walang pera kaya dinukot. Ah, pumusta nang walang pera? Hindi, napaghinalaan nga na nyonyope eh, Ben Torres eh. Ben Torres ulit oh. Kapag nanalo si Digong sa senador, lalabas lalo ang kabubuhan ng magiging katawa-tawa siya doon. Totoo yan. Rowena Yanga, shoutout. Isa siyang salot, sabi ni Rowena. Madam Brunilda, shoutout. Good morning, Sir Rox. Si Digong nyo ay traitor na Pilipinas. Magnanakaw pa. Hari ng kurap. Kung gusto niya sa China, doon na lang siya dapat tumira. Inayupak na tandang yan. Galit si Madam Brunilda. Tony Key, shoutout. Demonyo po si Digong. Hindi siya tao. Nakatago nga rin yung buntot, ha? Maylisa Betroas Singson. Maylisa Betroas Singson. Welcome to the club. Si Digong baka mo. Isang uncivilized na tao. Inilukluk ng mga nabudol niya. Naging mas kahiyahiya ang Pilipinas na naging presidente yan ng Pinas. Yap, may utang na loob si BBM sa kanya. Kaya hawak siya sa liig. Oh, magaling to. May Lisa Betroa Singson. Singson eh. Huh? Welcome to the club ha. Huh? Onofre Jara, shout out ha. Bakit ba? Ito? Bakit bang pang parang napaka authority authoritative kapang magsasalita tapos ng kabaliwan mo gunggung ibigay na yan sa ICC para makulong at magpakagunggung. Mainit ulo ni Onofre Jara. Romel Boncaes, shout out. Ibinaon tayo sa utang tapos gustong gusto pa ng Pinoy yung Digong. Ewan ko ha kung anong klaseng utak meron ng mga taong ganyan. Ewan ko rin. Ay naku. Mga baliw eh. Mga panatiko eh. Ah, Romel. Melchor Tolentino, shout out. Walang sentido si Digong. Wala nga eh. Eto itong tao na to. No? Talagang ewan ko. Anong klase? Putres. Ay, nako. Diyos na lang nakakaalam. Rodolfo Ungsiako. Welcome to the club, Rodolfo Ungsiako. Kung sakupin man ng China ang Taiwan, di matatapos yun doon. Sasakupin din tayo ng China. Kaya nga nagtatayo na ng artificial island sa West Philippine Sea para masarili nila ang buong Asia. Isa pa, may treaty tayo sa US. Totoo yan. Joaquin Mesa Jr., shout out. Plunder yun.
and the war was only the means to terrorize, a plunder and treachery. Treachery, maybe best thing is to invite him over the palace on some pretense, something elaborate, and turn him over right there. Posas ka, buwakang ina. You're under arrest. Galita, umainit ulo ni Joaquin. Reynaldo Di Palma, welcome to the club. Kaya gusto didugog nyo China kasi utak diktador at makaharing pag-iisip siya. Magaping pag-iisip siya, kahilera niya ng pag-iisip sina Putin, si Jing Pit at iba pang leader na matapang lang sa kapwa nila mamayan. Totoo. Alberto Olaer, shout out ha. Karox, bakit itong si Dugong Duterte nakikialam pa sa gobyerno ni Bongbong Marcos? Bakit ayaw papasukin ni Bongbong Marcos ang ICC sa Pilipinas? Tingnan natin ang tapang ni Dugong Duterte. Bakit takot-tatakot itong demonyo ng Davao? Presidente Bongbong Marcos, papasukin mo na ang ICC ng sa Pilipinas. Tingnan natin ang tapang ni Dugong Duterte. Ewan. Marilu Pabian, shout out. Good evening po, Sir Rox. Grabe nga po ang feeling niya. Siya pang nakaupo sa bansa natin. Paggaling po kayo, sumasakit sa inyo. Happy Easter po sa ating lahat. God bless po. Tagal pa siguro, mga 3 days siguro, baka pwede na. Danilo Santos, shout out ah. Dapat yan, hindi na natin pinakikinggan lahat ang mga pinagsasabihin niya. Totoo. Virginia Paro, shout out. May utang na loob si Marcos kay Digong, gift ng China, kasama anak niya. Yan ang totoo. Virginia Paro ulit to. Nag-start mag-idol na naman si Datae. Oscar Umali, shout out. Konting tiis na lang po kay Digong kapag nagkayayaan na sila ni Enrile. Maglalakbay na sila sa ibang daigdig. Konting tiis pa po. Totoo. Totoo sabi mo, Oscar Umali, ha? Galing mo, ha? Tony Costales, welcome to the club. Taong walang kaluluwa. Mga comment, ha? Reynaldo Gonzalez, oh. Ala na sa pwesto si Digong. Kung ako impam Pilipinas, parang sariling bansa pa niya. Nagugulangan na lang The Junior at Dugong. Kung sino sa kanila pwedeng paniwalaan, eh parehas naman silang makabayan pinaggagawa. Dinala sila mag-toast coin sa mananalo pag kapatayo ng ribulto sa West Philippine Sea na nakatuwad. Pe Abot, shout out ah. Ayaw ko talaga makita ang mukha niyan. Hate na hate ko talaga ang ex-president na yan. Pares tayo. Lito Di Guzman, shout out. Welcome to the club, Lito Di Guzman. Hanggang ngayon, nakikialam pa rin sa gobyerno, palibhasa, tuta siya ng China. Totoo. Odds Channel, welcome to the club. Odds Channel 4890, welcome to the club. Hindi tao yan si Duterte, demonyo yan, halimaw. Hindi kaaway ng China, eh sinasakop na nga tayo kahit nung panahon niya. Totoo. Josie Vergara, shout out. Kawawang Pinoy, sumasamba kay Digong. Salamat, Karoke. Naway makagising ka ng mga natutulog. Masyado na, binabangungot na sila eh. Mayke, shout out ah. Sabi niya, buisit na gunggong na Digong na yan. Wala nang naging silbing presidente, panggulo lang, puro salita. Huwag na nga isali ang gagong yan sa usapan. Lumalaki ulo eh. Totoo yan.
Ito, Mapagmasid TV. Welcome to the club. Tama ka dyan, Karox. Kaya nga, napasubs ako eh. Panapanahon lang yata ang makachino talaga yung digong na yan. Totoo. S. Makise, shout out ah. Good day po, Sir Rox. Hi, nako. Ngayon pa lang ay nagkakairingan na sila ni BBM at BBM. And tama ka po, Sir Rox. Ibigay na niya si Duterte sa ICC. Sa bandang huli, titirahin din talaga siya ni Dutards. Totoo yan. Carmelita de Visceral. Wow, long time no siya, no hira. Sabi niya, mahal daw ni Duterte ang mga Pilipino, pero ibinaon niya sa utang ang kapwa niya Pilipino at pinabayaan ang iilang karamihan ibang lahi pa. Totoo yan. RP Felipe, welcome to the club. Digong nyo at amuyong bulok at kurap. Daming bago yo, to Bernardo Chansing, welcome to the club. Ha? Sila-sila lang ang nagbubulahan, abuloy, kibuloy at digonggong. Nakakaumay ang digonggong na to. Ito nang namurin digunggung, lipat ka na lang sa China digunggung, ikaw ang weak president digunggung, wala kang kwentang pangulo, lintik kang digung. Shut up ka, puro ka girahin kayo ng China. Galit si Bernardo Chansing. Delia Gabiola, shout out ah. Naku, minya. Bakit pa nyo pinapakinggan ang matandang wala namang kwentang tao ang matandang yan? Sabi niya. Sa atin. Eh, doon sa mga ano, tingnan mo comments pag ano, putre. So, ang galing si Tatay Digo. Delia Gabiola ulit o. Kasi magkasabuat ang dalawang yan eh. Gusto kasi ng matandang yan, ang anak niya ang maupo dyan. Yan ang nagpaalala ng masamang buhay sa Pinas. Totoo. Delia Gabiola ulit oh. Sobrang sipsip yan sa incheck. Buisit na yan. Salot sa Pilipinas. Laking malas ang dinala ng taong yan dito. Totoo yan, Delia. Ito. Alrem Morales. Shout out. Si Raul, si Digong Nyo, Karox. Totoo. Danilo Constantino. Lahi yan ni Lucifer. Kapatid niya si Satanas. Alagad niya ang demonyo. Hilda Dakyado, shout out. Hi Sir Rox, uri ng meron sungay. Ezekiel Siongko, huh? Ezekiel Siongko, welcome to the club. Sabi niya, siya ang pinakamasamang presidente ng Pilipinas. Dapat wag nang isama pa ang larawan niya sa galeriya ng mga presidente ng Pilipinas. Eh kung pwede nga lang eh. Kaso malakas yata sa Kongreso eh. Di ba mga boss? Mission accomplished mga boss. Tok na ako. God bless po. Dasal. Dasal talaga. Kailangan natin talaga. Taimtim na dasal. Masyado na hong ano. Yung gera ho eh halos parang 50-50 na eh na matutuloy oh, sa klase ho ah ng mga nakikita ko rito sa social media sa YouTube na to oh. Oh, sana hindi matuloy ng mga boss. Pero yun nga eh nandahil kasagup sa kasugapaan ng mga tao sa pwesto o ano, ganito mangyayari talaga diyan. Oh. Magandang gabi po, mga boss.